ikawalong aralin, patakarang pampolitikal sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, pamahalaang lokal, ikawalong linggo. Kumusta? Maligayang pagbabalik sa ating aralin. Natutuwa akong makasama kang muli. Handa ka na bang matuto ng panibagong aralin? Tara, simulan na natin! Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda mo ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makakapag-aral. Sa linggong ito ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang pamahalaang lokal? Ikalawa, sino-sino ang bumubuo sa bahagi ng pamahalaan na ito? Ano-ano ang kanilang gampanin? At ikatlo, ano-ano ang naging epekto ng patakarang pampolitika na ito sa mga Pilipino? Ano ang pamahalaang lokal? Pamahalaang lokal, paghahati-hati sa mga lugar na nasa ilalim ng pamahalaang pambansa upang mapamunuan ng mas maayos. Pinamumunuan ng mga lokal na pinuno. Ito ay bahagi pa rin ng pamahalaang sentral na binatay sa sistemang encomienda. Encomienda, lupang ipinagkaloob ng hari ng Espanya bilang gantimpala sa katapatan ng mga tauhang Espanyol. Encomiendero, pinamumunuan ang isang encomienda. Tungkulin nilang makolekta ng buwis at mga laga sa kanilang nasasakupan. 1721, nabawag ang sistemang ito at hinati-hati ng mga Espanyol sa mas maliliit na unit politikal ang Pilipinas upang mas madali itong pamahalaan. Ito ang balangkas ng pamahalaang lokal. Mula sa mga batas at kautusan na ibinababa mula sa pamahalaang sentral, ang mga ito ay ipapatupad sa mga sangay ng pamahalaang lokal. Ang pamahalaang panlalawigan ay nahati sa dalawang sangay, ang alkaldya na pinamumunuan ng isang alkalde mayor at korehimiento na pinamumunuan ng isang korehidor. Sa pamahalaang panlunsod, ito ay tinatawag na ayuntamiento na pinamumunuan ng isang alkalde. Sa pamahalaang pambayan, pueblo ang kanilang pinamumunuan at ang namumuno dito ay isang gobernadorcillo. Ang pamahalaang pambarangay naman, ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang kabeza de barangay. Sino-sino ang bumubuo sa bahagi ng pamahalaan na ito? Ano-ano ang kanilang gampani? Pamahalaang panlalawigan. Binubuo ito ng dalawang uri, ang alkaldya at korehimiento. Alkaldya, ito ay ang mga lalawigan na payapa na o kumikilala sa pamahalaang Espanyol na pinamumunuan ng alkalde mayor. Korehimiento, ito ang mga lalawigan na hindi pa napayapang military zone o lubusang nagpapailalim sa pamahalaang Espanyol na pinamumunuan ng isang korehidor. Tungkulin ng alkalde mayor at korehidor. Alkalde mayor, namumuno sa isang alkaldiya. Korehidor, isang opisyal ng militar na ang pangunahing tungkulin ay tugisin ang mga tumututol sa pamamahala ng mga Espanyol. Pareho silang kinatawan ng gobernador general sa mga lalawigan. Sila ang punong tagapagpaganap at tagapangasiwa sa mga gawain gaya ng pangongolekta ng buwis at pangunguna sa mga gawaing panrelihiyon at pang-edukasyon sa kanilang nasasakupan. Hindi gaano kalaki ang kanilang sweldo, ngunit may mga pribilehiyo naman silang tinatamasa gaya ng paglahok sa kalakalang galyon o tinatawag na indulto de comercio. Ngunit ang mga pribilehiyong ito ay hindi rin nagtagal dahil na rin sa kanilang pang-aabuso. Sila ay nagpayaman at nagbalabis sa kanilang kapangyarihan. Pinahihirapan nila ang mga katutubong Pilipino na kasali sa polo y servicios o sa pilitang paggawa at kinontrol ang presyo ng mga bilihin para sa personal nilang kapakinabangan. Pamahalaang panlunsod.
Ito ang mga syudad o lungsod na itinatag ng mga Espanyol. Binubuo ito ng mga pueblo o bayan na may mga malalaking populasyon na aktibo sa politika, kabuhayan at kalinangan. Ayuntamiento, tawag sa pamahalaang panlunsod. Ito ang naging sentro ng kalakalan, edukasyon at iba pang gawain. Mga tungkulin ng mga namumuno sa ayuntamiento. Alkalde, namumuno sa isang ayuntamiento. Mga kasama ng alkalde. 4 hanggang 12 regidores, mga konsehal, isang eskribano, isang kalihim, at isang aguasil, isang pulis. Ang ayuntamiento ay hindi sakop ng pamahalaang panlalawigan sapagkat ito ay may sariling charter na nagtatadhana ng sariling patakaran at paraan ng pamamahala. Tungkulin nilang maningil ng buwis at panatilihin ang kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang Cebu, Cagayan, Camarines at Maynila na naging isang ayuntamiento noong panahon ng mga Kastila. Pamahalaang pambayan, ito ang maliliit na unit politikal ng mga lalawigan. Ito ay binubuo ng ilang pueblo o bayan. Pueblo, tawag sa isang bayan na pinamumunuan ng isang gobernadorcillo. Gobernadorcillo, tawag sa namumuno sa isang pueblo. Ito ang pinakamataas na posisyon na maaaring hawakan ng isang Pilipino. Upang maging isang gobernadorcillo ang isang kalalakihan, ay dapat nasa 25 taong gulang at naging isang tenyente mayor o kabeza de barangay. Si Carlos Aguinaldo, na ama ni Emilio Aguinaldo, ang isa sa mga nakahawak ng posisyon na ito. Mga tungkulin ng isang gobernadorcillo. Una, maghanda ng pardon o listahan ng mga sisingilin ng tributo o buwis. Ikalawa, kumalap ng mga manggagawa para sa polo y servicios. Ikatlo, gumawa ng mga gawaing pang-imprastruktura at mga kinto sa pitang paglilingkod sa pamahalaang Espanyol o military conscription. Ikaapat, maging isang clerk at hukom sa maliit na kasong sibil. At panglima, pangalagaan ang kalinisan at kaayusan ng Casa Tribunal. Casa Tribunal, isang gusali na tinutuluyan ng mga bisita at malalakbay sa kanilang bayan. Noong una, ang gobernadorcillo ay inihahalal ng mayayamang kalalakihan upang manungkulan ng isang taon. Ngunit di kalaunan ay ito ay nagbago. Isang lupon na binubuo ng 12 kabeza de barangay ang naghahalal ng bagong gobernadorcillo. Kabilang din sila sa mga hindi kalahok sa polo y servicios at hindi rin sila pinagbabayad ng buwis. Pamahalaang barangay. Ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal. Ito ay nagmula sa pinaghati-hating pueblo. Cabeza de barangay. Tawag sa namumuno sa isang barangay. Sila ang mga dating dato o kamag-anak ng dato. Tungkulin nilang maningil ng buwis sa kanilang nasasakupan. Wala silang sweldo, ngunit may pribilehiyo silang mapabilang sa pangkat prinsipalya o aristokrasya. Prinsipalya o aristokrasya. Sila ang mga pangunahing tao sa bayan kasama ng gobernadorcillo. May pribilehiyo silang hindi magbayad ng buwis at hindi mapabilang sa polo y servicios. Si Emilio Aguinaldo ang isa sa pinakabatang naging kabeza de barangay sa edad na 17 taong gulang. Ano-ano ang naging epekto ng patakarang pampolitika na ito sa mga Pilipino? Naging epekto ng patakarang pampolitikal. Una, naging mahirap para sa mga Pilipino ang sumunod sa mga patakarang ipinatupad ng mga dayuhan. Ikalawa, naging mapang-abuso ang mga opisyal na Espanyol. Ikatlo, hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo.
Ika-apat, hindi pinagkatiwalaan ang mga Pilipino sa mataas na posisyon sa pamahalaan sa takot na ito ay magdulot lamang ng problema sa pamahalaang Espanyol. At panglima, naging tagasunod lamang ang mga Pilipino sa sarili nitong lupain sa pamumuno ng mga Banyaga. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!